mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan. At si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pag-suspend natin ng country classifications, red, yellow, and green, is temporarily suspended unless we need to bring it back due to an emerging variant of concern. That has to be made very clear. Pagtatakda ng mga bansa sa red, yellow at green list, sinuspindi ng Interagency Task Force. Fully vaccinated international passengers na may negative RT-PCR test, hindi na kailangang sumailalim sa facility-based quarantine. Ang binayolate niya po eh, yung pong batas na ang sinasabi, eh huwag kang magpo-promulgate ng decision mo sa social media, sa Twitter o sa Facebook. Pangalawa, wala pa pong desisyon eh. Inipilit po niya na magkaroon ng desisyon, eh wala naman pong desisyon eh. Partido Federal ng Pilipinas, hinimok ang COMELEC na imbestigahan si Commissioner Rowena Guanzon. Commissioner Guanzon, iginiit na walang jurisdiksyon ang komisyon upang imbestigahan siya. Actually, marami pang application kailangan i-assess. And then, hindi lang ngayon sa expansion, hindi lang dito sa NCR. Meron din sa Region 4A at saka Region 3. Bakunahan sa mga butika sa National Capital Region, pinalawig pa. Mga lugar naman na gagawing vaccination sites para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang, nakahanda na. Out of 216 shelf-keeping units in the DTI suggested retail price bulletin, only 73 SKUs adjusted prices. This is 34%. Bagong suggested retail price sa ilang basic goods, epektibo na. Mga pamilihan, mag-a-adjust pa ng presyo. We will try our best to achieve the desire of the President and we are there to support the armed forces. Problema sa terorismo at rebelyon sa bansa. Desididong wasan ng Philippine National Police bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Sinuspende na muna na Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases o IATF ang ipinatutupad na classification sa mga bansa bilang green, yellow at red list epektibo simula sa February 1. Habang hindi na rin kinakailangan na mag-facility-based quarantine ang lahat ng international travelers na fully vaccinated. Ito ang balita ni Rosalie Cos Live. Rosalie, ano ang dahilan ng IATF? Bakit niluluwagan na itong mga travel protocols na ipinatutupad dito sa ating bansa? Angela, paliwanag ng IATF lumalabas sa monitoring ng Philippine Genome Center na hindi na nanggagaling sa mga biyahero mula sa ibang bansa ang pagkakaroon ng community transmission nitong Omicron COVID-19 variant. Nakita rin nila sa mga pag-aaral ng Epidemiology Bureau ng DOH na mababa na yung mga kaso ng COVID-19 sa mga returning overseas Filipino kumpara doon sa mga kaso ng hawaan sa mga komunidad. At ang ikatlong dahilan na kanilang ipinaliliwanag, batay sa rekomendasyon ng mga eksperto, wala nang sense na higpitan pa yung mga protocol sa pagpasok ng international travelers mula sa abroad dahil mas mataas na umano ang kaso ng transmission dito sa ating bansa. Simula sa February 1, 2022, suspendido na muna ang green, yellow at red classification ng mga bansa na pinagmumulan ng mga international travelers na pumapasok sa Pilipinas. Ibig sabihin ito, malayang makakapasok sa bansa ang mga biyahero mula sa abroad kahit pa nanggaling ang mga ito sa mga bansa na may mataas na kaso ng COVID-19. Bukod pa rito,
Hindi na rin kinakailangan na sumailalim pa sa facility-based quarantine ng mga international traveler na fully vaccinated. Pero kinakailangan na may maipakita silang negative result ng kanilang RT-PCR test sa nakalipas na 48 oras bago ang kanilang departure. Gayunman, obligado pa rin silang obserbahan ang mga sarili habang nasa bahay sa loob ng unang 7 araw mula pagdating at babantayan ng anumang sintomas ng COVID-19. Para naman sa mga hindi pa rin bakunado at partially vaccinated, kinakailangan pa rin ang negative RT-PCR test sa nakalipas na 48 hours bago ang departure at obligado pa rin na sumailalim sa facility-based quarantine at magpa-test sa 5 araw mula sa arrival. Kung negatibo sa COVID-19, maaari nang ituloy sa bahay ang pagka-quarantine. Nakita rin po base sa pag-aaral ng ating Epidemiology Bureau ng DOH, mababa po ang kaso ng ating mga returning overseas Filipino. Mababa ang incidence na nagpo-positibo sila, no, kumpara sa komunidad. Ang sinasabi ng ating mga eksperto, it doesn't make sense anymore because yun pong transmission dito sa ating bansa ay napakataas na. Baka mas mataas pa dun sa mga pinagbabawalan natin ng mga travelers coming from other countries. Paliwanag ng Malacañang, pansamantala lamang ang pagluluwag sa travel restrictions at agad ding ibabalik sakaling lumala muli ang sitwasyon. Pag-suspend natin ng country classifications, red, yellow, and green, is temporarily suspended unless we need to bring it back due to an emerging variant of concern. That has to be made very clear. Now, this is something that we will continue to monitor, but as of today and as of the moment, we are seeing that it's widely Omicron, and we are only accepting fully vaccinated, and we hope that we could ramp up even more of our kababayan vaccination for more of our kababayans. Samantala, bukod sa suspensyon sa red, yellow at green classification at pagluluwag sa mga quarantine protocols na mga fully vaccinated, papayagan na rin simula sa February 10 ang pagpasok sa Pilipinas ng mga fully vaccinated na foreign tourists na magmumula sa mga non-visa required countries. Sa kabila ng pagluluwag ng mga travel restrictions sa mga pasaherong nagmumula sa iba't ibang mga bansa, ayon sa DOH, walang dapat ikabahala ang ating mga kababayan dahil ang lahat ng desisyon ay nakabatay sa siyensya at rekomendasyon ng mga eksperto. Pero hindi po natin kailangan mangamba. Dahil pag tinignan natin yung four-door policy natin, ang pinakauna po dun sa four-door policy is border control. Yung border control po, natapos na tayo dun kasi ginagawa natin yun to prevent the entry of Omicron variant. But now that there is already community transmission, we should move towards doors 2, 3, and 4 kung saan papalakasin po natin ang ating efforts at intervention sa komunidad na po. Angela, kumpiyansa naman ang pamahalaan na sa pamamagitan nitong pagluluwag ng mga protocol sa pagpasok ng international passengers, malaki yung maitutulong upang makabangon na muli ang sektor ng turismo at pangkalahatan yung ating ekonomiya dahil inaasang makakalikha ito ng mas maraming trabaho, gayon din ang pagbubukas ng mga negosyo. Balik sa iyo, Angela. Yes, Rosalie, isang katanungan lamang ano, para lang malinaw para sa ating lahat na mga kababayan. Hindi na kakailanganin o hindi na magsasagawa ng negative RT-PCR test yung mga foreign national o iba pang mga galing sa ibang bansa, depende kung saan bansa pa sila galing dito pagdating sa ating bansa. So long or as long as meron silang dalang negative na RT-PCR test 48 hours prior to departure. Tama ba, Aiko? Rosalie? Yes, Angela, yung mga fully vaccinated or unvaccinated, partially vaccinated, o yung hindi ma-confirm ang vaccination status, pagdating nila dito sa Pilipinas, ay kailangan lang nilang magpresenta nga ng negative RT-PCR test result. Pero yung mga fully vaccinated, hindi na sila sasailalim sa mandatory facility-based quarantine. Pero yung mga unvaccinated, partially vaccinated, at yung vaccination status ay hindi makumpirma, sasailalim pa rin sila sa facility-based quarantine hanggang 5 araw pagka-release ng panibagong RT-PCR test. And then if negative yung kanilang resulta, itutuloy nila yung kanilang home quarantine until the 14th day. Tapos sa February 10 naman, yung mga foreign travelers, ganun din yung mga Pinoy na
mga foreign travelers na galing sa mga tinatawag na non-visa required countries, pag fully vaccinated sila, pwede na rin silang pumasok ng bansa para sa business at tourism purpose. Pero pagdating ng February 16, dapat lahat ng foreign travelers and passengers, pagdating nila dito sa Pilipinas, dapat lahat sila fully vaccinated na. Hindi na papayagang makapasok yung mga hindi vaccinated foreign passengers. All right. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cots. Samantala, may go signal na ang Department of Health at National Vaccination Operations Center na magamit din bilang booster shot ang Sputnik Light. Ayon pa sa DOH, maaari na rin makakuha ng kanilang booster ang mga tumatanggap ng Sinopharm COVID-19 vaccines bilang kanilang primary series. Samantala, nininaw din ng DOH ang kumakalat na balita na hindi maaaring mag-donate ng dugo ang mga nabakunahan na contra COVID-19. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Gayun din, maaari nang iturok ang Sputnik Light bilang booster shot matapos ang primary series doses. Allowed po ang walk-in sa ating mga regular vaccination sites para sa primary series at booster doses. Maaari nang maiturok bilang booster shot ang Sputnik Light sa mga nakatanggap ng AstraZeneca, Pfizer, Moderna at Sinovac COVID-19 vaccines. Ngunit hindi ito ipinapayo sa mga naturukan ng Sinopharm at Janssen, maging sa mga nakatanggap ng Sputnik V at Sputnik Light. Nilinaw naman ng Department of Health ng availability ng booster doses ng COVID-19 vaccines ay depende pa rin sa supply ng mga bakuna. Ayon pa kay Health Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, isang magandang balita rin na maaari nang makakuha ng booster dose ang mga may primary series ng Sinopharm COVID-19 vaccine. Para sa mga individual na Sinopharm ang pangunahing bakunang natanggap, pwede na po kayong kumuha ng inyong booster shots. Nabigyan na po ito ng Emergency Use Authority or EUA ng FDA at guidance from our National Vaccine Operations Center. Maaring homologous o heterologous COVID-19 vaccines ang booster shot ng mga fully vaccinated ng Sinopharm. Si Pangulong Duterte ay Sinopharm din ang booster nito. Nilinaw din naman ng DOH gaya sa Sputnik V, hindi rin maaaring ibigay sa buntis ang Sinopharm. Hindi kasama sa indication at contraindication ng Sinopharm. Naligtas itong iturok sa mga nagdadalang tao. Kailangan pa ng iba yung pag-aaral upang patunayan ito. Hindi po pwedeng i-booster sa mga buntis at nagpapasusong ina ang Sinopharm at Gamaleya Sputnik. Ang lahat ng bakunang ginagamit sa bansa ay sumailalim sa masusing pag-aaral. Lahat po ito ay nabigyan ng Emergency Use Authority at aprobado ng FDA. Nagbabala naman ang Department of Health sa publiko. Kumakalat ngayon sa social media na bawal mag-donate ng dugo ang mga nabakunahan na kontra COVID-19. Ayon kay Undersecretary Vergere, fake news ito at walang ebidensya sa siyensya na magpapatunay nito. Kahit sinong bakunado ng COVID-19 ay maaaring mag-donate ng dugo kahit na sila po ay walang simptomas. Kung may simptomas naman, maaari pa rin mag-donate ng dugo matapos ang 7 hanggang 14 na araw pagkatapos gumaling o mawala na ang simptomas. Misinformation can mean life or death. Accurate, timely information will save lives. Tiniyak ng DOH na lahat ng COVID-19 vaccines ay ligtas ibigay sa publiko at wala itong epekto sa dugo ng isang individual. Pinapayuhan ang lahat na kumuha lamang ng impormasyon sa mga beripikadong media organizations at official government websites. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatataas ng booster shots ng 50% hanggang 95% ang proteksyon laban sa posibilidad ng kamatayan dulot ng Omicron variant ayon sa UK Health Security Agency. Ayon sa UK HSA, patuloy na ipinapakita ng mga datos ang pagkakaroon ng mataas antas ng proteksyon laban sa hospitalisasyon pagkatapos na makatanggap ng booster. Bukod dito, naglabas din ng initial na analysis ang UK HSA kaugnay ng effectiveness ng bakuna laban sa Omicron sublineage BA.2. Mayroon din kahalintulad na antas ng proteksyon laban sa symptomatic disease na dulot nito.
kasalukuyang naka-isolate si Canadian Prime Minister Justin Trudeau matapos itong ma-expose sa COVID-19. Ibig sabihin, hindi ito makadadalo physically sa pagbabalik sesyon ng House of Commons sa Lunes. Ito ang balita ni Jeffrey Reyes. Bagamat negatibo sa rapid test result, 5 araw munang sasailalim sa isolation si Canada Prime Minister Justin Trudeau. Ito ay matapos ang kaniyang exposure sa COVID-19 ngayong araw. Ayon kay PM Trudeau, susunod ito sa health measures ng Ottawa Health at pansamantalang mananatili sa kanyang tahanan. Maayos naman ang pakiramdam nito at ipagpapatuloy ang kanyang mga obligasyon kahit na naka-isolate. Gayunman, nanganghulugang ito'y hindi siya makadadalo physically sa pagbabalik sesyon ng House of Commons mula sa winter break sa Lunes. Si PM Trudeau ay fully vaccinated sa COVID-19 at nakatanggap na rin ng booster dose noong January 4, 2022. Patuloy naman ang panawagan nito sa publiko na magpabakuna na upang mapanatiling ligtas ang sarili at mga mahal sa buhay. Naharap pa rin sa mabilis na pagtaas ng COVID cases at hospitalizations ang Canada dahil sa Omicron variant. Sa probinsya ng Ontario kung saan naninirahan si Trudeau, kailangang mag-isolate ng 10 araw ang mga hindi pa bakunado sa oras na ma-expose sa COVID-19. Jeffrey Reyes, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas pinalawig pa ng Department of Health ang programang Rest Bakuna sa Butika sa National Capital Region, kung saan 2 bagong pharmacy ang nadagdag bilang COVID-19 vaccination sites para sa booster dose. Samantala, pinag-usapan na rin ngayon na ang pagpapabilis pa ng ginagawang training sa mga pharmacies na gagawing vaccinators upang mas marami pang butika ang maging bahagi ng programa ng pamahalaan. Ito ang balita ni Janice Inhente. Meron po tayong 5 last week, no? And then ngayon may 2 na nadagdag, no? And both are from Mercury. Karagdagang 2 drugstore ang sumali na rin sa Res Bakuna sa Butika program ng pamahalaan kung saan maaaring magpabakuna ng booster dose ang ating mga kababayan. 2 branch ng Mercury Drugstore sa Retiro Mayon sa Quezon City at 1 branch sa Bonifacio Global City sa Taguig ang nadagdag bilang vaccination site. 100+ kada araw ang inilaan sa nasabing mga butika. Tumatanggap ito ng walk-in at kinakailangan lamang na magpresenta ng valid ID at dalhin ang inyong primary vaccination card. Mabilis, sobra. Maganda. Sobrang ganda. Walang hassle talaga. Kasi sa barangay, maraming tao, haba ng pila. Dito parang walang hassle, mabilis lang. Pumili lang ako ng gamot tapos sabi, nakita ko, tapos nagtanong ako, pwede pala na walk-in. Sakto kasi, Astra din kasi yung ko, kaya nagpa-ano na rin ako. Nakakita ko lang po sa Facebook na may, na may bakuna na rin po sa mga drugstore, butika po. Kaya po, pumunta na po agad ako sa butika, dito po sa Mercury. Ayon kay DOH NCR Regional Director Dr. Gloria Balboa, may 7 pa mga pharmacy sa Metro Manila ang nagsumite ng aplikasyon para maging vaccination site. Actually, marami pang application kailang-kailang i-assess. And then, hindi lang ngayon sa expansion, hindi lang dito sa NCR. Meron din sa Region 4A at saka Region 3. Plano naman ng DOH na paikliin ang training ng mga pharmacist na makakatulong sa pagbabakuna. Mula sa kasalukuyang 1 buwan, naisana ng DOH na gawin na lamang ito sa loob ng 1 linggo. Ito ay upang mapabilis ang proseso at marami pang mga butika ang mahikayat na maging vaccination site. Ayun nga, kasi actually 1 buwan yan, yung training na yan ng Philippine Pharmacy Association, no? So, but that includes kasi iba-ibang bakuna, kaya ganun na katagal. So since ang concern natin dito, COVID, kaya pwedeng paigziin, ayun nga, ginawang 1 week. Because of this nga, nakailangan, kinukan po natin, minomodify, sinushorten, kasi mahabang training yun eh. And this time with the Department of Health, so isushorten po yun at may schedule na po
Kaya once we have more pharmacies, then mas madami pong mai-involve. Samantala, ayon sa DOH, nakahanda na ang mga vaccination sites na gagamitin naman sa pagbabakuna ng mga batang edad 5 hanggang 11 na sisimulan sa susunod na linggo, February 4. 37 mga vaccination sites kabilang na ang 3 ospital sa NCR ang gagamitin para sa pilot implementation ng pediatric vaccination sa nasabing age group. Muli namang hinimok ng pamahalaan ng publiko, lalo na ang mga magulang o guardian, na makiisa sa nalalapit na pediatric vaccination para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang upang mabigyan ng karagdagang proteksyon ang mga minor de edad ngayong patuloy pa rin ang paglaganap ng COVID-19 maging ng iba't ibang variant. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Bukas pa i-anunsyo ng Interagency Task Force ang bagong alert level restrictions na ipatutupad sa National Capital Region. Pero ayon sa Department of Health, 3 ang kanilang tinitingnan kung posible na nga bang ibaba ang alert level sa Metro Manila. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez Live. JP, posible na nga bang ibaba ang alert level sa NCR lalo pat naobserbahan na sa mga nakalipas na araw ang pagbaba ng COVID-19 cases dito sa Metro Manila? Bernard, ayon sa Department of Health, may 3 factors na tinitignan ang Interagency Task Force na siyang magiging batayan kung ano ang magiging bagong alert level restrictions na ipatutupad sa National Capital Region. Isa na rito ay ang kung nasa low risk na ang hawaan ng COVID-19 sa rehiyon, kasama din sa tinitignan ay ang average daily attack rate, maging ang 2-week growth rate at ang hospital bed at ICU capacity. Bukas na iaanunsyo ng IATF ang bagong alert level restrictions na ipatutupad sa NCR. Sa Lunes, January 31, mapapaso ang umiiral na alert level 3 sa Metro Manila. At wala pang pahiwatig ang pamahalaan kung ibababa na sa mas maluwag na alert level ang Kapitolyo. Tomorrow, we will find out. Alamin po natin, meron po tayong 3 batayan kung mag-de-escalate tayo from alert level 3 to alert level 2. Yung tinatawag natin 2-week growth rate sa ngayon ay negative na. So, ibig sabihin talagang bumagal na yung pagkalat ng virus. But tomorrow, we will have a more definitive announcement. Sa press briefing kanina, iniulat ng tagapagsalita ng DOH na si Undersecretary Maria Rosario Berhere na sa ngayon ay nasa moderate risk classification na lamang ang Metro Manila. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID maging sa Bulacan at Rizal. Gayunman, mahigpit na binabantayan ngayon ang tumataas na kaso sa Visayas at Mindanao. Moderate risk na po ang NCR kahapon pa. Baka nahuhuli lang tayo dun sa ating mga ginagawang estimasyon. Bumaba na po ng husto ang ating mga kaso at nakarating na tayo sa moderate risk case classification. Ayon lang pong sa ibang lugar, katulad po ng ang naipahayag kanina, atin pong nakikita na, no, even in the NCR plus areas, katulad po ng Cavite at saka ang Laguna, napunta na rin po sila sa moderate risk. Meron na lang po tayong mga binabantayan ngayon, especially ang Visayas and Mindanao, na ngayon natin nakikita yung pagtaas ng kaso. Specific, talagang mataas ang kaso ngayon, Region 7, Region 6, Region 11. Sa datos naman ng One Hospital Command Center, bumaba na sa low risk ang hospitalization rate sa NCR. Yung sa mga hospital utilization rate po natin, ang NCR po noon nasa 42% yan as of yesterday. So nasa low risk po siya, nasa low risk na po yung hospital utilization rate niya. Nauna nang inianunsyo ng IATF na mula sa Alert Level 2, iaakyat sa Alert Level 3 ang restriction sa Palawan, Camiguin, Davao Occidental, Dinagat Islands, Tawi-Tawi at Sulu. Epektibo ito ngayong araw, January 28 at tatagal hanggang sa February 15. Samantala, tinanggap naman kanina ng bansa ang donasyong cold chain equipment
mula sa Australian government sa pamamagitan ng United Nations Children's Fund o UNICEF. 30 solar-powered vaccine refrigerator ang ibinigay ng Australia sa Pilipinas. At dahil solar-powered, plano itong dalhin sa mga malalayong lugar kung saan may limitadong supply ng kuryente. More especially, ensuring that these vaccines are remain to be well preserved when they are brought to the geographically isolated and disadvantaged areas like Barm provinces, Region 11, and many others, of course, who will benefit from these very generous donations from the Australian government. Bernard, ayon sa DOH, malaking tulong ang mga cold chain equipment para sa pagpapaigting ng vaccination rollout sa bansa, lalo na at malaking hamon pa rin ang pagbabakuna sa malalayong mga lugar dahil na rin sa kakulangan ng cold chain facility, lalo sa mga may hirap na probinsya. Yan ang ating latest live. Balik sa'yo, Bernard. JP, nabanggit mo kanina, tatlo yung kinukonsider ng Department of Health ng pamahalaan para ibaba yung alert level dito sa NCR. Sinagot na ba lahat yon ni Secretary Duque kung ito ay, kumbaga, na-meet na yung requirement para ibaba sa mas mababang alert level ang NCR? Bernard, dun sa tatlong yung kinakailangang requirements para tinitig ng batayan para maibaba sa alert level 2 yung National Capital Region, dun sa nauna, dun sa 2-week growth rate na binabanggit ng DOH, ay sinabi ni Secretary Duque na low risk na, mas mababa na. At hanggang bukas, inaabangan nila dun pa sa dalawang pwedeng pagbatayan, kagaya dun sa hospitalization rate at saka yung bilang ng hawaan, kung ano yung magiging resulta dun bukas. Yun yung kanilang aabangan para maging batayan kung pwede na ngang maibaba ito sa ang National Capital Region sa Alert Level 2. Bernard? Maraming salamat, JP Nunez. COVID-19 updates po tayo, mga kasangbahay. Tingnan natin, bumaba na nga ba talaga? Ayon po ito sa Department of Health na mga datos, January 24 hanggang January 28. Sa kabuuan, 3,511,491 ang nagka-COVID na po sa Pilipinas. And today po, may naitala 18,638 na bagong kaso. Mataas lamang ng 447 kumpara kahapon. Pero kung ang ating obserbahan, ilang araw na po na below 20,000 po ang ating mga cases. Maabot naman po sa 231,658 ang mga aktibong kaso o yung mga nagpapagaling sa ospital. Yan naman po ay mas mataas ng 5,137 kumpara kahapon. Sa bilang po ng mga gumaling, 3,226,032 ang kabuuan at ngayong araw, meron po nadagdag na 13,106 na new recoveries. Sa bilang po ng mga nasawi, may 68 po today at ang kabuuan umaabot na po sa 53,801. Sa buong mundo naman po, 366,249,339 confirmed COVID cases. 5,637,611 naman ang bilang po ng mga nasawi, habang nasa 9,899,698,166 ang vaccine doses administered. Yan po ang ating health update. Nagbabala kamakailan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tingnang mabuti ang mga perang lumalabas sa automated teller machines. Ito'y bilang pag-iingat na rin sa counterfeit bills na maaaring ilabas ng ATM. Paano nga ba malalaman kung ang isang pera ay peke o hindi? Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Please allow me to emphasize that the country's ATM system performs soundly under recognized risk management guidelines. We also assure the public that mechanisms are in place for reporting potentially suspicious banknotes as part of a comprehensive approach in safeguarding Philippine currencies. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ligtas pa rin ang banking system ng bansa sa kabila ng napaulat na aberya sa ilang depositor ng bangko. Ayon kay BSP Governor Benjamin Jokno, patuloy ang pagsasaayos at pagpapabuti nila sa mga mekanismo upang matiyak ang proteksyon ng mga ito.
Gayunman, hindi talaga maiiwasan ang ilang insidente ng hacking at paglabas ng mga peking pera. Kaya nang makatanggap ang BSP ng ulat kaugnay sa umano'y counterfeit bills na inilabas ng ilang automated teller machines, agad silang naglabas ng paalaala sa publiko. Ngunit ayon kay Senator Grace Poe na siyang chairman ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, hindi dapat iatang sa publiko ang pagtukoy kung peke ang isang pera o hindi. Dapat anya ay laging tiyakin ng mga bangko na ligtas ang kanilang sistema sa mga ganitong insidente. Sinabi naman ni Governor Jokno na mananagot ang mga bangko na mabibigong maprotektahan ang pera ng kanilang mga depositor. ATM services are part of core banking function of deposit taking, and banks are bound by law to exercise the highest degree of diligence in protecting the interests of their clients. Banks will be held accountable if they fail to observe measures to protect clients. Ngunit paano nga ba matitiyak na authentic o hindi peke ang isang pera? May tinatawag na feel, look, tilt method para tignan ang security features ng isang pera. Kabilang sa dapat tignan ay kung naka-emboss o naka-umbok ang mga letra o print sa pera. Tignan o hanapin din ang security fiber, watermark at security thread. Pinapayuhan din ang publiko na agad isangguni sa mga bangko sakaling makakuha ng peking pera. Umaabot sa 12 piraso ng Philippine banknotes na umaabot sa halagang 7.8 million pesos na ang nakumpiska ng BSP mula 2010 hanggang 2021. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat gawing batayan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa COVID-19 Resiliency Ranking. Tugon ito ng palasyo matapos maging bumaba uli ang bansa sa listahan ng Bloomberg. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dapat ang tingnan ng Bloomberg ay yung economic growth ng bansa. Yan po yung pinaka-the best indicator na basis natin for resilience in any country. Kasi sa bottom line, ang titingnan mong bottom line dyan is the economic growth of any country. Tatlong beses nang nahuhuli ang Pilipinas sa Bloomberg COVID-19 Resilience Ranking sa loob ng 5 buwan. Sa inilabas na ranking kamakailan ng financial at media company, pang-53 na naman ang Pilipinas pagdating sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. 48.3 ang resiliency score ng bansa ngayong buwan kumpara sa 52 noong December 2022 nang umakyat sa 50th ang bansa. Kabilang sa tinukoy na dahilan ng Bloomberg ang hamong kinaharap ng Pilipinas sa pagbabakuna sa mga liblib na lugar sa gitna ng Omicron surge na mas matindi ang sitwasyon sa ibang Southeast Asian countries tulad ng Malaysia, Indonesia at Thailand. Subalit ayon sa Malacanang, dapat ang paglago ng ekonomiya ng bansa ang maging indicator sa COVID-19 resilience, lalo na't pumalo sa 5.6% ang gross domestic product o GDP ng bansa noong 2021 at inaasahang mas lalago pa ngayong 2022. Siguro ang pinakamagandang indicator ng resilience ay yung ating economic growth. Ang forecast for economic growth ng 2022 ay 7%, 9% according to the DBCC natin, and respected institutions like Standard Chartered forecasts economic growth for the Philippines at 7.5% in 2022, and Goldman Sachs, ang forecast nila para sa bansang Pilipinas for 2022 economic growth is 7.1%. So let the numbers speak for themselves. That is the clearest indicator of the resilience of the Philippines amidst the COVID-19 pandemic. Kahapon, sinabi ng palasyo na patunay ang paglago ng ekonomiya noong nakaraang taon ng katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng epekto ng pandemya at mga kalamidad. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Epektibo na ang bagong suggested retail price ng ilang basic goods na nagtaas ng presyo.
Ngunit ayon sa Department of Trade and Industry, bibigyan nila ng ilang araw ang mga kaukulang pamilihan para sa price adjustment ng mga produkto. Ayon naman sa isang grupo ng supermarket owners, aabutin pa ng ilang araw bago ipatupad ang bagong SRP. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Out of 216 shelf-keeping units in the DTI suggested retail price bulletin, only 73 SKUs adjusted prices. This is 34%. Ilang produkto na itinuturing na basic goods at nasa ilalim ng regulasyon ng Department of Trade and Industry ang nagtaas ng presyo. Bukod sa mga tinapay, kabilang sa mga produktong may pagtaas sa suggested retail price ng DTI ay ang canned sardines, processed milk, instant noodles, asin, detergent soap, bottled water, kandila, processed canned meat, processed canned beef, toilet soap at baterya. Sa 73 basic good items na nagtaas ng SRP, 20 ang tumaas ng 1-5% mula sa dating presyo. 43 units naman ang 6-10% ang increase, habang 10 produkto ang mahigit 10% ang itinaas. Nananatili naman sa 2021 price level ang presyo ng iba pang basic goods sa listahan ng DTI. Paliwanag ni DTI Undersecretary Ruth Castello, pinayagan ng ahensya na magtaas ng presyo ang ilan sa mga produkto para hindi makompromiso ang operasyon ng mga manufacturer. Bukod kasi sa pagtaas sa presyo ng mga raw material, matagal na rin walang paggalaw sa presyo ng ilang produkto kung saan ilan ay nasa 5 taon ng walang price increase. Kasi hindi naman lahat ng requests nila na papagbigyan natin, we temper the increases para hindi masyadong maburden ang mga bumibili to a minimum level na hindi naman nalulugi yung mga negosyo. So the consumers can rest assured that these prices are studied thoroughly by DTI at ito talaga yung pinaka-reasonableng presyo na mabibili nila na fair din naman para sa mga gumagawa as producers. Nilinaw ng ahensya na bibigyan nila ng sapat na panahon ng mga supermarket na makapag-adjust ng presyo sa mga pamilihan. Ngunit pagkalipas ng ilang araw ay mahigpitan nilang babantayan ang kanilang mga SRP. Check natin kung nag-move na sila ng presyo and then kung nagko-comply sila sa SRP. Ayon naman sa isang grupo ng mga supermarket owner, depende sa inventaryo ng bawat pamilihan ang pagpapatupad ng bagong SRP. Paliwanag ni Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Kua, dapat ay maubos muna ang lumang stock ng mga naturang produkto bago ito ipatupad. Kung marami kang inventaryo, you can opt, the store can opt to sell at the old price for a long period of time kasi marami siyang stock, di ba? Pero kung gusto niya itaas kaagad, dahil ang point niya, tumataas ang cost of operation natin eh. Itaas na natin ngayon kahit na may konting old stock pa, that's their option, di ba? Of course, DTI will want to say that you have to finish your inventory given the old cost, no, of acquisition bago yung bago. Payo ng mga supermarket owners sa mga mamimili, piliin ang ibang variants o sukat ng mga produktong nagtaas ng SRP dahil hindi ito nagbago ng presyo. O di kaya ay bumili ng mga alternatibong brand ng mga kaukulang produkto para makatipid. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na walang naganap na hacking mula sa server ng Commission on Elections. Pero naniniwala ang isang opisyal nito na nakompromiso ang sistema ng software provider na Smartmatic. Ito ang balita ni Harleen Delgado. There was no hacking on the Comelec servers because they are offline. We agreed to that at this time. Walang nakitang hacking ang Department of Information and Communications Technology o DICT mula sa servers ng Commission on Elections sa COMELEC. Sa pagdinig ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System, sinabi ng DICT na batay sa report ng COMELEC, tanging ang COMELEC website lamang daw ang naka-online sa kanilang sistema. Sinuri ito ng DICT at walaan nila silang nakitang na-download na datos mula sa website. Kung sakali man daw na totoong nagkaroon ng data breach, hindi ito nanggaling sa website ng COMELEC dahil wala itong database. There was a claim that 60 gigabytes were accessed. We looked at the logs for the end of December until the time of the incident.
there was no activity that there were 60 gigabytes downloaded. And in fact, the website of Comelec is not hosting that much data. Pero para kay DICT Cybercrime Investigation and Coordination Center Chief Cesar Mancao, wala mang na-download sa servers ng Comelec, na kompromiso naman umano ang sistema ng Smartmatic na siyang software provider para sa halalan. All the contractor of the Comelec is Smartmatic. We believe that their system is compromised and that we are not also accusing them for doing it themselves at this moment. We have identified the group that claimed, and we have sufficient artifacts at this time that we can reveal in this session. Hindi na idinetalye ni Mangkaw ang umano'y nakompromiso ng sistema ng Smartmatic at humiling ng executive session sa mga mambabatas para dito mailahad ang mga nakalap sa kanilang investigasyon. Sumang-ayon naman sina Senator Amy Marcos at Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga na magkaroon ng pisikal na executive session. Pero ayon sa Comelec, hindi pa nag-e-exist ang mga datos na sinasabing kasama sa NAHAC gaya ng personal identification numbers o PIN ng vote counting machines. Tanging Comelec lamang din anila ang may access dito sa kanilang memory configuration room. The only way you can hack it is not through cyber attack, but you have to enter into that room and then input the two passwords by our supervisors, and you have to pass all those securities before you can enter that room. Smartmatic does not have access to this room? Yes, Madam Chair, we make sure that no one can access except those only authorized personnel coming from the Comelec. Ayon kay Comelec Commissioner Marlon Casquejo, hindi sila nagbibigay ng sensitibong datos o impormasyon sa Smartmatic at tanging pag-provide lamang ng software ang partisipasyon nito. We are pretty much sure that the election is still intact because we do not provide them any sensitive data information. And even the software that we conducted, the trusted build with this hashcode being displayed or in the website, and open to the public, we take control of that. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ng Smartmatic kaugnay ng issue. Jorilyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinangungunahan ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Comelec na imbestigahan si Commissioner Rowena Guenzon kaugnay sa paghahayag ng kanyang boto sa disqualification case laban kay Marcos. Pero hindi nagpapatinag dito si Guenzon. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, bakit gustong paimbestigahan ng Partido Federal ng Pilipinas si Commissioner Guenzon? Magandang gabi, Monica. Lumabag anya si Comelec 1st Division Presiding Commissioner Rowena Guenzon sa Judicial Ethics nang ihayag nga nito kahapon ang kanyang boto pabor sa disqualification cases laban kay dating senador at presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, si Attorney George Briones, hindi na nasusunod ang panuntunan sa paglalabas ng resolusyon sa kaso dahil sa kagustuhan ni Guenzon na ihayag agad ang kanyang boto. Tinawag din itong fake news at mali ang pahayag ni Guenzon dahil wala pang desisyon na inilabas ang 1st Division. Ang binayolate niya po eh, yung pong batas na ang sinasabi, eh huwag kang magpo-promulgate ng decision mo sa social media, sa Twitter o sa Facebook. Yan po ang ginawa niya eh. Pangalawa, wala pa pong decision eh. Inipilit po niya na magkaroon ng decision, eh wala naman pong decision eh. Paliwanag ni Briones, dapat sabay ang paglalabas o promulgation ng desisyon na permado nang kasama niyang commissioner sa division na sina Amy Ferolino at Marlon Casquejo. Naniniwala ang PFP na may matinding interes si Guenzon sa kaso ni Marcos. Paano mo sasabihin na no ka
Eh, ang sinabi mo, nung January 17 mo sinadmit yung decision mo. Eh, yung dalawa, nung January 17, maliwanag eh, ala pa silang decision eh. Ano magiging dissenting ka ngayon? Kaya naman, hiniling nilang imbestigahan ng COMELEC si Guanzon, lalo na sinira anya nito ang kredibilidad at reputasyon ng komisyon. At dahil sa ginawa ni Guanzon, dapat din itong i-disbar ng Korte Suprema at alisin ang kanyang retirement benefits at lifetime pension. Eh, sino po yung in charge dyan sa disbarment? Ayan po, Korte Suprema. Eh, yung bang Korte Suprema, nagre-release ba ng decision niya sa Twitter? Hindi po. Eh, kung ang Korte Suprema, walang ginagawa si Larry Gadon eh, nagwala lang, carried away, kasi emotional. Preventively suspend. Eh, tingin ko ito, ganun din ang tatama sa kanya eh. Sagot naman ni Guanzon, siya ay impeachable officer at ang reklamo laban sa kanya ay hindi saklaw ng jurisdiction ng COMELEC and Bank. Hinamon pa nito ng debate si Attorney Briones. Sinabi din ito na tinatakot anya siya ng Partido Federal ng Pilipinas at nagbabala na ipakontempt at ipakukulong ang nasa likod nito. Pero binigyang diin ni Briones na pag-retire ni Guanzon sa Miyerkules, February 2, ay maaari na siyang kasuhan sa Sandigan Bayan dahil sa ginawa nito habang public officer. Nilinaw din ni Attorney Briones kung anuman ang maging desisyon ng COMELEC sa kanilang apila, nakahanda naman silang sumunod dito. Samantala, Monica, ikinatuwa naman ng mga petitioner ang ginawa anilang pagboto ni Guanzon pabor sa kanilang petisyon. Ayon sa Akbayan Party List, kinukumpirma lamang ng boto ni Guanzon na tama ang kanilang ipinaglalaban na i-disqualifika si Marcos. We call on the other COMELEC commissioners to heed their conscience and use Com Guanzon's vote as guide in deciding in favor of the truth and a fair electoral system. Samantala, Monica, ang grupong campaign against the return of the Marcoses and martial law o karma ay sinabing hihintay nila ang paghahayag ni Guanzon sa umano'y nakialam upang patagalin ang paglalabas ng desisyon sa kaso ng COMELEC First Division. Samantala, Monica, sinisikap din natin makuna ng pahayag ang COMELEC hinggil dito nga sa apila ng PFP o Partido Federal ng Pilipinas, subalit wala pa silang ibinibigay na pahayag sa ngayon. At ang kampo naman ni Marcos, ayon pa dito sa kanilang abogado at tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez, hihintayin muna nila yung resolusyon na ay mailabas. At anuman umano ang sasabihin o mga pahayag ukol dito, sa ngayon ay mananatili lamang na ito ay espekulasyon. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Dante, mayroon na bang timeline kung kailan ilalabas ang promulgation dito sa particular na disqualification case? Kasi kung ito ay ilalabas anytime after February 2 na araw ng retirement ni Commissioner Guanzon, hindi na masasama ang kanyang boto. Tama ba? Monica, walang sinabi ang komisyon. Halimbawa, pagbaba ni Guanzon tapos hindi pa nagkaroon ng promulgation o hindi pa mailabas yung desisyon, itong punensya o itong pangunahing resolusyon sa kaso kung maisama ba o hindi yung kanyang boto. At ayon naman sa COMELEC, wala kasi silang deadline, Monica, sa paglalabas ng desisyon sa isang kaso tulad ng kaso ni Marcos na disqualification case. Ang sinabi dito ng COMELEC, once available na ang ruling o ang desisyon ng COMELEC division, ay agad nila itong isa sa publiko. Monica. Alright, antabayan na namin ang updates sa issue na yan. Maraming salamat, Dante Ameto. Nanumpa na sa pwesto si Xiomara Castro, ang unang babaeng presidente ng Honduras. Sa gitna ito ng political crisis na banta sa kanyang planong iahon ang bansa sa kahirapan. Ayon sa leftist leader, pangungunahan niya ang bansang watak-watak habang isusulong ang social justice at transparency. Nangako ang 62 taong gulang na si Castro na tutugunan ang suliranin sa drug trafficking gangs.
Gayunman, naapektuhan ang kanyang agenda ng alitan sa mismong kanyang partido. Weather update po tayo. Wala na po ngayon ang low pressure area o LPA na binabantayan ng PAGASA. Ito po'y nasa labasan ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ilang weather system ang nakaapekto po ngayon dito sa ating bansa. Ito pong shear line, apektado ngayon itong area po ng Northern Luzon. Kaya po dyan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Batanes at Babuyan Islands, makakaranas po ng maulap na kalangitan at papawirin. Meron po mga pag-ulan at thunderstorms, epekto po nitong shear line. Posible po ang mga pagbaha, pagguho ng lupa, lalo na pag malakas ang ulan, kaya mag-iingat po tayo. Habang sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi po ng bansa, magiging bahagyang maulap po ang ating panahon, may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorms, epekto po ng shear line din at ng easterlies. Posible din po ang mga flash floods at landslides, lalo na po pag malakas ang ulan. Yan po ang ating weather update. Desidido ang Philippine National Police na wakasan ang insurgency sa bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, nakikipagtulungan sila sa Armed Forces of the Philippines upang matapos ang problema sa mga terorista sa loob ng natitirang 5 buwan sa pwesto ng Pangulo. Ito ang balita ni Leia Ilacar. We will try our best to achieve the desire of the President, and we are there to support the armed forces. Todo suporta ang Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines upang wakasan ang insurgency sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, aktibo ang kanilang area command na siyang direktang nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa kanilang mga counterparts sa Armed Forces of the Philippines. So task na po yan. May counterpart po kami sa Armed Forces, yung area commands, nagko-coordinate yan. At yung partnership namin is GEMPO, Joint Enhanced Military Police Operation. Pag kailangan namin na mag-conduct ng RCSP o Revitalized Community Support Program, joint po kami ng sundalo. Hindi aniya nagpapabaya ang kanilang mga tauhan sa ground sa pagtugi sa mga rebelde, terorista at maging sa private armed groups. Tuloy-tuloy. So, operate, conduct legal action, and then take care of the community that is affected by these insurgents, itong mga armed rebels. Ang pagpupursige ng PNP at AFP ay bunsod na rin ng kagustuhan ng Pangulo na matapos na ang problema ng insurgency sa bansa sa pagtatapos ng kanyang termino sa Hunyo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Giniba ng Bureau of Corrections ang mga kubol sa East Quadrant ng Maximum Security Compound sa New Bilibid Prison kaninang madaling araw. Kasama ng mga tauhan ng Bucor ang mga pulis sa NCRPO upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Kumamit din ang PNP at Coast Guard ng K-9 units sa kanilang clearing operation. Ayon sa Facebook page ng Bucor, layo nitong alisin ang mga kubol na anila'y pinagtataguan ng mga kontrabando ng mga Person Deprived of Liberty o PDL. Nasa 500 mga patalim at improvised weapons ang nasabat ng Bucor sa lugar. Samantala, ayon sa Bucor, plano nilang lagyan ng sports at educational projects ang nalinis na lugar. Ligtas na transportasyon at pagpapalawig ng National Center for Mental Health ang nais isulong ng magkatandem na sina Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Nakipagdialogo naman ang BBM Sara Duterte Unit Team sa transport at business sector. Muling sinagot naman ni Senator Panfilo Lacson ang naging puna sa kanya ni VP Robredo, habang ang ilan naman sa mga vice presidential aspirants ay nagbigay rin ng pananaw sa pagbubulgal ni COMELEC Commissioner Rowena Aguanzon sa kanyang desisyon sa disqualification case ni Marcos. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Nakipagdialogo si Vice President Lenny Robredo sa mga manggagawa ng business process outsourcing o BPO industry. Nais isulong ni Robredo ang ligtas na transportasyon para sa naturang mga manggagawa. So yung proposal talaga natin, Jeff, dapat yung pamahalaan, nagpo-provide siya ng transportation na safe, na secure, gumagawa ng mga rota, na sinusuot doon sa mga oras na paglabas sa trabaho. And yung mga rotang ito, regulated siya. Ang kanyang running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan nanawagan sa pamahalaan ng pagpapalawig sa kapasidad ng National Center for Mental Health. Ayon sa Senador, marami sa ating mga kababayan ang may iniindang mental health issue dahil sa pandemya na tila napapabayaan na ng pamahalaan. Nakipagdialogo naman ngayong araw ang Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte Uniteam sa sektor ng transportasyon at mga maliliit na negosyante. Ayon kay Inday Sara, nais niyang isulong ang modernisasyon sa public transportation. Ang kailangan po natin sa Pilipinas ay modernisasyon po ng ating transportation sector. At kailangan po na mabilis ang ating paggalaw from port to port, whether it's by land, sea, or air. Hindi present sa kanilang virtual caravan si Ferdinand Bongbong Marcos. Muli namang sinagot ni Senator Panfilo Lacson ang sinabi ni VP Robredo tungkol sa kanya na kulang sa on-the-ground na gawa. Ayon kay Lacson, itinaya niya ang kanyang buhay sa pagsalba ng tao. Lumaban siya sa notorious armed robbers at naisalba ang 300 billion pesos na pondo ng bayan mula sa misused at abused. Kaya ang tanong niya, kulang pa siya sa groundwork? Pinaalagahan anya niya ang kanyang trabaho. Sa kanyang FB Live broadcast, ipinakita ni Lacson ang kanyang natanggap na national ID makaraan anya ang isang taon. Pero nang kanyang makita ang ID, mali ang kanyang birthdate. Naiba yung birthday ko. Naniniwala naman si Senate President Vicente Sotto III na dapat pangalanan ni Commission on Elections Commissioner Weno Guanzon ang senador na maaaring nakikialam umano sa paglalabas ng desisyon sa disqualification case ni Marcos Jr. Sinabi ni Sotto na kung hindi ito tutukuyin, lahat sila ay magiging suspect. Ayon kay Sotto, kung may ebidensya, hihilingin niya sa Ethics Committee na tignan ang isyung ito. Kasalukuyang nasa Sarangani Province si Senator Manny Pacquiao para sa isang pagtitipon. Ang kanyang running mate naman na si Buhay Party List Representative Lito Atienza nagpahayag ng paghanga kay Guanzon sa paninindigan sa kanyang desisyon ukol sa kaso ni Marcos sa COMELEC. Sabi si Commissioner Guanzon, hindi ko naman kasundugaan yan, pero on this particular issue, bumibili ba ko sa kanya na... Sa kanyang social media post, inihayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang kanyang pagnanais na maipagpatuloy ang laban kontra sa illegal na droga at ang kanyang papairalin ay ang rule of law. Sino man anyang mahuli ay mananagot sa batas. Tinalakay naman ni Doc Willie Ong sa kanyang Facebook kung gaano katagal maranasan ang sintomas ng COVID-19 at kung papaano ito lulunasan. I-check nyo talaga, it's a big problem worldwide. Milyon-milyong tao, magaling na last year pa nagka-COVID. Pero hanggang ngayon, mahina, hapo, depressed, ubo, sakit ng ulo. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Leody de Guzman sa mga ibinulgar ni Commissioner Guanzon. Ayon kay de Guzman, dapat isiwalat sa publiko ang pangalan kung sino man ang nakikialam sa DQ case ni Marcos at kung may sapat na batayan ay kasuhan. Dagdag pa niya, dapat tuparin ni Commissioner Ferolino ang kanyang tungkulin kabilang na ang maagap na paglalabas ng desisyon. Nakakabahalaan niya ang kanyang missing in action. Walang naiulat na aktibidad ang ibang presidential at VP aspirants. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaking bahagi ng pagkapanalo ni US President Joe Biden upang hirangin kandidato ng Democratic Party para sa 2020 presidential election ang malakas na suportang nagmula sa black voters. Kaya naman, tutuparin ito ang pangakong paghirang ng black woman sa US Supreme Court. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. While I've been studying candidates' backgrounds and writings, I've made no decision except one. The person I will nominate will be someone with extraordinary qualifications, character, experience, and integrity. And that person will be the first black woman ever nominated to the United States Supreme Court.
It's long overdue in my view. Plano ni US President Joe Biden na formal nang inominate sa katapusan ng Pebrero ang kauna-unahang black woman na papalit sa magre-retirong si US Supreme Court Justice Stephen Breyer. Ito ang kanyang inanunsyo sa isang formal White House event para sa pagre-retiro ni Breyer matapos ang halos 28 taong panunungkulan nito. Inilarawan ni President Biden bilang beacon of wisdom at isang model public servant sa pagkakataon ng matinding pagkabahabahagi ng Estados Unidos ang 83-year-old retiring justice na nakatakdang bumaba sa kanyang pwesto sa darating na Hunyo o Hulyo. Kabilang sa mga frontrunner nominee bilang susunod na U.S. Chief Justice, sina Ketanji Brown Jackson, isang former Breyer law clerk, Leondra Kruger, na nagsisilbi sa California Supreme Court, at Michelle Childs, isang federal district court judge sa South Carolina, na una nang inanominate ni Biden sa U.S. Appeals Court sa Washington. Samantala, iginiit ni American Chief Executive na magiging mahigpit ang proseso ng pagpili ng kahaliling punong maestrado ng kataas-taasang hukuman ng bansa. Choosing someone to sit in the Supreme Court, I believe, is one of the most serious constitutional responsibility a president has. Our process is going to be rigorous. I will select a nominee worthy of Justice Breyer's legacy of excellence and decency. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam niyo ba kung gaano ka-deadly ang usok ng sigarilyo? Ito ay puno ng nakalalasong kemikal kagaya ng formaldehyde, benzene, vinyl chloride, arsenic ammonia at hydrogen cyanide. Kaya kahit ang sandaling exposure dito ay delikado sa mga bata at sa mga may sakit sa puso. Ito ang balita ni Beth Lamodo. Daan-daang libo ang namamatay kada taon dahil sa mga sakit na dulot ng secondhand smoke. Ang mga taong hindi naman naninigarilyo, subalit nakalalanghap ng usok ng sigarilyo, ay nanganganib na magkaroon ng kanser sa baga, hika, at iba pang respiratory at heart problems. Kahit ang short-term exposure sa usok ng sigarilyo ay maaaring magbunsod ng atake sa puso. When we see secondhand smoke, ito yung smoke exhaled by the smokers. So siya yung mga nai-inhale ng non-smokers galing sa mga naninigarilyo. Kasama din dito yung mga smoke kapag tayong mga sigarilyo na naiiwan na may sindi pa. No? While smoking is a direct cause of cardiovascular disease and death, you could be at risk even if you don't smoke cigarettes. So yun ang nakakalungkot, no? And very unfortunate because people who don't smoke cigarettes but who are regularly exposed to secondhand smoke have a 25 to 30% increase of coronary heart disease than those who are not exposed. And more than 33,000 non-smokers die every year in the United States from coronary heart disease caused by exposure to secondhand smoke. And again, kahit na non-smoker ka, if exposed to secondhand smoke, it can cause heart attacks and also stroke. Ayon sa pag-aaral, ang usok ng sigarilyo ay lalong delikado sa mga bata. Ang mga batang nakalalanghap ng secondhand smoke ay lubhang nanganganib na maging biktima ng sudden infant death syndrome, acute respiratory problems kagaya ng pulmonya, impeksyon sa tainga, paulit-ulit na ubo, sipon, pagbahing at hirap sa paghinga, mas matinding hika at mabagal na development ng baga. Kaya para maingatan ang iyong sariling kalusugan at ng iyong pamilya, agad nang tigilan ang paninigarilyo. Ang best way pa din para mapagpangalagaan natin ng ating mga puso from smoking-related disease and death is to never start smoking, never use cigarettes. But even if you do smoke cigarettes, kung nandoon na tayo, the earlier you quit, the better. So according to American Heart Association, stopping smoking reduces the risk for heart disease, the risk for repeat heart attacks,
and death by heart disease by half. And research also shows that quitting smoking is the key in the management of many contributors to heart attack. Kasama na dyan yung na-discuss ko kanina na atherosclerosis at ganun din ang formation of blood clots. Also, pag tumigil tayo sa paningarilyo, madidecrease ang risk na magkakaroon ng stroke. Beth Lamodo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdag ka laman po mga kasangbahay. Sarap po kumain, di ba? Sa sobrang sarap kumain, alam nyo maraming bukas na kainan 24 hours. Isang katunayan po na mahilig ang tao kumain. Pero sa dami ng kinakain natin, paano kaya nalalaman ng katawan na busog na po tayo? Kapag tayo po'y kumakain, dumadaan sa ating mga lalamunan at esophagus ang pagkain bago po makarating sa ating mga sikmura. Kapag unti-unting napupuno ang ating stomach, nai-stretch ito na parang lobo. Ang ating mga sikmura ay nababalot ng mga nerves na nagpapadala po ng signal sa ating mga utak na nagsasabi na medyo puno na o napupuno na yung ating tiyan. Isa lang po yan para malaman natin na busog na tayo. Pero hindi laging ganun. Kasi minsan kahit umiinom ka ng maraming tubig, hindi ito sapat para ikaw ay mabusog. Ang isa pa ay ang mga tinatawag na hormones na napoproduce po natin kapag tayo'y kumakain. Ito ngayon ay humahalo sa ating dugo upang magpadala ng mensahe sa utak na tayo po ay busog na. Ito rin ang dahilan na kapag tayo kumakain ng mas mabagal, mas mabilis tayo nabubusog kumpara sa kumakain tayo ng mabilis. Ayon po sa mga researcher, mayroong mga pagkain na madaling makabusog at nangunguna po dyan ang patatas. Habang ang croissant naman ang medyo less feeling. Matagal ka naman bago magutom kung kakain ng mga pagkain na maraming tubig, fiber, at protein. Pero hindi magtatagal, makakaramdam ka ulit ng gutom kung kaya't kakain ka ulit. Piliin lamang ang mga tamang pagkain upang hindi naman po tayo magkasakit. Sana po may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ang magkaroon ng wheelchair ang isang bata o matandang nangangailangan nito ay malaking kaalwanan na. Hindi lamang sa may sakit kundi maging sa kanilang mga pamilya. Sa awa tulong ng Diyos ang hiling ng dalawang pamilya na wheelchair para sa kanilang mahal sa buhay na may karamdaman ay granted na. Narito ang kwento kung paano nila naramdaman na MCGI Cares. Nasira na rin po yung upo ang po niya. Habang nalaki po, bumigat na po siya. Di yung puwit po niya ay nasasaktan na po sa pag-upo. At saka po yung sa paa niya, kung siya po yung mahaba na malaki na ang paa po niya, dati nagkasugat na uuntog po doon sa mga, doon sa tungtungan po. Ipinanganak si Joyce na may cerebral palsy. Kaya't espesyal ang pag-aalaga sa kanya ni Tatay Dionisio at Nanay Mirna. Hanggang ngayong 11 taong gulang na siya. Meron siyang wheelchair para sana maalwan ang pagkilos niya. Subalit ngayon ay hindi na ito komportable para sa kanya. Sa gabi po, hinihilit ko na lang po ang likod niya kung magkatagilit ining dahil maghapon na siya nakaupo doon sa kanyang upuan eh. Nais man sana ni Nanay Mirna na mabilhan si Joyce ng bagong wheelchair. Kapos naman ang laman ng bulsa. Ako po ay dito po lang po sa bahay, nag-aalaga po sa mga bata. Ang asawa ko po naman yun, nag-aalaga po ng hayop dito po. Balikon po siya, yung provincial rate po naman, ang kanyang kita po. Ikaw lang po, dahil sa pagkain po lang nasa kon. Dahil siyempre may mga ilo at tubig din po.
Si Nanay Arlene naman sa Camarines Sur, Bicol, wheelchair din ang pangarap para sa inang 5 taon ng paralisado. Pinupunan na lamang nila ng ekstrang pag-aalaga at paglingap, bagamat mahirap, alang-alang kay Lola Erlinda. Nahihirapan kami kasi hindi siya nakakagalaw na mag-isa. Kinaano namin siya, inaalusa para mabuhat. Pagpapakain, kailangan mayroon siyang gabay sa ano niya para di matumba. Wala rin silang kakayahang bilhan ng wheelchair si Lola Erlinda, lalo't ang kita lamang ng kanyang asawa sa pamamasada ang kanyang inaasahan at may 7 anak na itinataguyod. Nahihirapan din po kami. Pag naano siya, minsan naiiyak na lang kami. Nagtatanungan na lang kaming mga anak ko, anong gagawin natin kay Lola? Anong gagawin natin sa kanya? Masakit ang ganito niya, masakit ang ganyan niya. Anong gagawin natin? Oh, lahat na lang natin ilalagay sa katawan niya, mga herbal. Tapos iiyak naman siya. Parang kami ang nasasaktan. Yan ang ayaw namin sanang maranasan ng magulang namin. Kaya lang hindi maiwasan eh. Sa mga anak ko, nagpapasalamat ako sa kanila. At hindi naman nila ako pinapabayaan. Lagi silang nasa tabi ko. Hindi nila ako iniiwan mag-isa. At upang mapawi ang alalahanin ng 2 pamilya, handog ng members Church of God International ay bagong wheelchair para kina Joyce at Lola Erlinda. Gaya pagkakaisa sa bayang pinagpala at may kasama ring MCGI free store items. Maraming salamat po sa MCGI Cares at saka sa Panginoon dahil tinugon na po niyo ang panalangin ko na magkaroon po ng bago pong wheelchair po ang aking anak. Maraming salamat po. Malaki ng pasasalamat ko sa Diyos na meron parang talagang totoong Diyos na ano-ano tumutulong sa nahihirapan. Tapos sa mga kagaya nyo na gumawa ng paraan kung paano kami marating dito sa bahay na to. Maraming salamat una sa Diyos, pangalawa kayo. Kayo ang naging kamay niya para makatulong sa amin ng ganitong mahihirap. Salamat sa Diyos sa kanyang pagdinig sa mga panalangin ng mga nagmamahal kina Joyce at Lola Erlinda. Laging may handang tugon ang ating Panginoon. At upang iparating ang kabutihan niya, ay tutugon din ang MCGI hanggat may pagkakataong mula sa may kapal. Paglingap na walang hinihintay na kapalit. Dahil MCGI cares. Ang bahay. Kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng members Church of God International. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 6, Versikulo 23, na nagsasabi, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay.
naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!